Magandang araw sa aking mga ginigiliw na mag-aaral sa ika-anim na bayta ng Kayawan Elementary School. Nagagalak ako na makasama na naman kayo sa ating talakayan. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6, Binibining Jocelyn F. Mendoza. Sasamahan at gagabayan ka sa ating most essential learning competency na masusuri ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. Sa puntong ito, ay nais kong ihanda ang inyong mga sarili, maging ang inyong mga kagamitan, upang makasunod sa ating talakayan. Siguruhin ninyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na nanonood sa ating aralin. Kailangang may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong mga pag-iisip at maintindihan ng maayos ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo mga bata? Kung ganun, simulan na natin. Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahan na may pamamalas ng mag-aaral ang mga sumusunod. Una, natutukoy kung kailan itinatag ang batas militar. Pangalawa, naiisa-isa ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. Pangatlo, nakapagpapahayag ng damdamin hinggil sa naging epekto ng batas militar. At ang ikaapat, nasusuri ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. Sa pagkakataong ito, ay nais kong subukin ang inyong inisyal na kalaman tungkol sa ating aralin. Basahin mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang letrang T kung tama ang sinasaad ng pangungusap at letrang M kung mali. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Gawin niyo ito sa loob ng 2 minuto. Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Tama ka kung ang sagot mo sa unang bilang ay letrang T. Sa 2 bilang naman, ang tamang sagot ay letrang M. Sa 3 bilang, ang tamang sagot ay letrang T. Tama ka uli kung ang sagot mo sa 4 bilang ay letrang M. Gayun din naman sa 5 bilang, ang tamang sagot ay letrang M. Sa 6 bilang, tamang sagot ay letrang T. Sa 7 bilang, ang tamang sagot ay letrang T. Sa 8 bilang, ang tamang sagot ay letrang M.
sa ikasyam na bilang, letrang T ang tamang sagot. At ganun din sa ikasampung bilang, ang tamang sagot ay letrang M. Huwag kang mag-alala kung hindi mo nakuha lahat ang mga kasagutan. Bago tayo tumungo sa ating panibagong aralin, nais ko munang malaman kung natatandaan nyo pa ang ating nakaraang aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na ating gawain. Para sa panuto, iguhit ang puso kung ito ay programa ni Pangulong Marcos at tatsulo kung programa ni Pangulong Makapagal. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Muli ay bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang tapusin ito. Alamin natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay tatsulok. Sa pangalawang bilang, ang tamang sagot ay puso. Sa pangatlong bilang naman, muli ito ay tatsulok. Sa pangapat na bilang, ang tamang sagot ay puso. Sa panglimang bilang, ang tamang sagot ay tatsulok. Tama ka naman kung ang sagot mo sa ika-anim na bilang ay puso. Sa 7 bilang, ang tamang sagot ay tatsulok. Sa 8 bilang, tama ka kung ang sagot mo ay puso. Sa 9 na bilang, ang tamang sagot ay tatsulok. At ganun din, sa 10 bilang, ang tamang sagot ay tatsulok. Nakuha niyo ba lahat, mga bata? Magaling! Sapagkat natatanda nyo pa ang ating nakaraang araling. Sa araling ito, tatalakayin natin ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. Suriin natin ang mga nasa larawan at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Anong mensahe ng larawan? Bakit nagaganap ang mga pangyayaring ito? Sino-sino ang mga maaaring tumulong upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari? Kung ang sagot mo ay mga opisyal at pinuno ng barangay, ng komunidad, ng lungsod o ng bansa, tama ang iyong kasagutan. Nang dahil sa mga kaguluhang naganap sa bansa noon, tulad ng rally at demonstrasyon, idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar o martial law noong 21 ng Setyembre 1972. Ano nga ba ang batas militar? Ang batas militar ay isang hakbang na maaaring isagawa ng pamahalaan upang maiwasan ang mga panganib tulad ng paghihimagsik, rebelyon
paglusob at karahasan. Ang Pangulo ng Pilipinas bilang pinuno ng sandatahang lakas ay may kapangyarihang magdeklara ng batas militar na nakasaal sa Artikulo 7, Section 10, Talata 2 ng Saligang Batas ng 1935. Nga ba dineklara ni Pangulong Marcos ang batas militar? Tara na't isa-isahin natin ang mga suliranin at hamon na naging dahilan ng deklarasyon ni Pangulong Marcos ng batas militar. Ang unang dahilan ay ang pagsibol ng mga samahan na naghahangad ng pagbabago sa pamamagitan ng marahas na pamamaraan. Ito ang mga sumusunod. Communist Party of the Philippines o CPP. Itinatag ito noong 1968 ni Jose Maria Sison, dating propesor ng Universidad ng Pilipinas. Ang kanilang ideolohiya ay batay sa pinuno ng komunistang China si Mao Zedong. Ang pangalawang samahan ay ang Moro National Liberation Front o MNLF. Itinatag ito noong Marso 18, 1968 ni Nur Misuari, na isa ring dating propesor ng Universidad ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng mga Muslim na nagnanais magkaroon ng sariling pamahalaan na tinatawag nilang Republika ng Bangsa Moro. Nari rin naman ang New People's Army o NPA. Itinatag noong Marso 29, 1969 na binubuo ng mga magsasaka at iba't ibang uri ng mga tao na nahikayat dahil sa magandang pangako ng komunismo. Pinamunuan ito ni Bernabe Boscaino alias Commander Dante. Ang grupong ito'y naniniwalang tanging pagkaklas na lamang ang natitirang solusyon para sa pagbabago at kaunlaran. Ang pangalawang dahilan ng pagdideklara ng martial law ay ang paglubha ng suliranin sa katahimikan at kayusan. Sunod-sunod ang mga rally at demonstrasyon ng iba't ibang manggagawa tulad ng mga guro, maging ng mga estudyante na humaantong sa magdugong labanan ng maralayista at ng mga pulis. Ang pangatlong dahilan ay ang pagbomba sa Plaza Miranda na naganap noong Agosto 21, 1972 sa gitna ng pagtitipon at pagpapahayag ng mga kandidato ng Partido Liberal sa Plaza Miranda, Quiapo, na nagdulot ng maraming sugatan at namatay. Ang pang-apat ay ang pagsususpindi ng writ of habeas corpus, isang pribileho o karapatan ng isang mamamayang sumailalim sa tamang proseso ng paglilitis. Ang pribilehyong ito ang nangangalaga sa mga mamamayan upang hindi makulong ng labag sa batas. Dahil sa pagsuspindi ni Pangulong Marcos ng karapatang ito, pinagdakip niya ang mga aktivistang pinaghihinalaang leader ng mga komunista. Sa ilalim ng batas militar, ang Pangulo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Lalo itong naging makapangyarihan ng baguhin at pagtibayin ng saligang batas ng 1973. Maliban sa pagiging pinuno ng sangay ng tagapagpaganap, siya rin ang namahala sa batasan, gabinete, at korteng militar. Nagkaroon ng espesyal na kapangyarihan ng Pangulo na gumawa ng mga batas sa pamamagitan ng Kautosang Pampanguluhan o Presidential Decree, Kautosang Pangkalahatan o General Decree, at Lihang Pagpapatupad o Letter of Instruction. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga batas na pinatupad sa ilalim ng batas militar. Una, pag-iral ng curfew hour mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga upang mapanatili ang kayusan at katahimikan ng bansa. Pangalawa, pagbawal ng mga rally, demonstrasyon at pagwawelga. Pangatlo, pagkontrol ng pamahalaan sa mga pahayagan, radyo at telebisyon upang masala ang mga balitang ilalabas sa madla. Pangapat, pagsuspinde sa pangibang bansa ng mga Pilipino maliban sa mga misyong pinag-utos ng gobyerno. At panglima, paggawad ang parusang kamatayan sa sino mang mauhuling magdadala ng armas nang walang pahintulot. Naintindihan niyo ba ang ating aralin? Magaling! Ngayon ay handa na muli ang inyong sagotang papel at gawin ang mga sumusunod na gawain. Sahin natin ang panuto. Tukuyin ang mga sumusunod na pahayag. Piliin ang letra ng tamang sagot sa loob ng kahon
at isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Bibigyan ko po kayo muli ng 2 minuto upang tapusin ang gawain ito. Alamin natin kung tamang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang C. Sa kalawang bilang naman, ang tamang sagot ay letrang D. Sa katlong bilang, tama ka kung ang sagot mo ay letrang A. Sa kaapat na bilang, ang tamang sagot naman ay letrang E. Sa kalimang bilang, ang tamang sagot ay letrang H. Sa kaanim na bilang naman, ang tamang sagot ay letrang F. Tama ka uli kung ang sagot mo sa kapitong bilang ay letrang I. Letrang B naman ang tamang sagot sa kawalong bilang. Sa ikasyam na bilang ay letrang J. At sa ikasampung bilang, ang tamang sagot ay letrang K. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mabuti naman kung oo. Ngayon ay handa ka na para sa ating pagtataya. Para sa ating pagtataya, basahin natin ang panuto. Punan ng mga angkop na kasagutan ang sumusunod na talata. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong sagutang papel. Ang Pilipinas ay sumailalim sa batas militar noong blank. Ito ay tinatag ni Pangulong Blanc. Sa ilalim ng batas militar, ang Pangulo ay nagkaroon ng espesyal na kapangyarihan. Ito ay ang mga sumusunod. Ang ilan sa mga suliraning kinaharap ni Pangulong Marcos, kung kaya tiniklara niya ang batas militar, ay ang pagsibol ng mga pangkat ng mga manghimagsi. Isa na rito ang CPP o Blanc. Kasama rin dito ang NPA o Blanc na itinatag noong Marso 29, 1969 na pinamunuan ni Blanc at ang MNLF o Blanc na pinamunuan naman ni Blanc. Para sa karagdagang gawain, gumawa ng isang sanaysay na hindi bababa sa 50 salita at sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong sagutang papel. Para sa pamantayan sa pagsulat ng sanaysay, kangkupan ng tamang sagot 60%, 50 salita pataas 40%. Unang katanungan,
Kung bibigyan ka ng pagkakataon ng Pangulong Duterte na mapakinggan ang iyong boses, ano ang mapapayo mo sa kanya sa kasalukuyang hinaharap na pandemya ng bansa? Kalawang bilang, dapat bang magdeklara na ng batas militar ang ating Pangulong Duterte sa mga panahon na ito? Nalaganap ang kahirapan at pagkakasakit upang mapasunod ang mga tao na makinig sa kanyang mga panukala? Bakit? Umaasa ko na lahat ng inyong sagot ay tama. Kung di man ito nakuha ngayon, sa susunod nating aralin ay inasahan kong mas lalo niyo pang pagbubutihin. Naway naging makabuluhan ang ating paksa sa araw nito at naintindihan ninyo ng mabuti ang ating aralin. Muli, ito ang inyong Teacher Joe na nagsasabing, ang kasaysayan ay kayamanan sa ating pagkakakilanlan. Hanggang sa muli mga bata,